Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem na kasama sina Bernabe at Tito. Nagbalik ako sapagkat ipinalam sa akin ng Diyos na dapat akong pumaroon. Nakipagpulong ako ng sarilinan sa mga pangunahin sa simbahan at ipinaliwanag ko sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan na ipinangaral ko sa mga Hentil. Ginawa ko ito sapagkat ayokong mawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa nakaraan at sa kasalukuyan. Sa halip, kinilala nilang ako'y hinirang ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hentil tulad din ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo. Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo ay siya rin humirang sa akin bilang apostol sa mga Hentil. Nabatid din na Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng simbahan, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Kaya't kami ni Bernabe tinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga Hentil at sa mga Hudyo naman sila. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. Nang si Pedro'y nasa Antioquia, hayagan kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa. Sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya'y sumasalo sa mga Hentil. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya'y lumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Hudyo. At gumaya rin sa kanya ang ibang mga kapatid doon ng mga Hudyo, pati na si Bernabe na tangay sa kanilang pagkukunwari. Nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, "Kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang Hentil at di bilang isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga Hentil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. San mong tugunan ang ating pong itutugon, humayot dalihin sa tanan, mabuting balitang aral. Ulitin po natin.
Tumayo't dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Tugon. Tumayo't dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Tugon. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin dahan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad." Sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong ebanghelyo, ipinaalala sa atin kung gaano kahalaga kay Jesus ang manalangin. Yung pagdarasal. Lagi yan, no? Laging naririnig natin na bago siya magsimula ng kanyang misyon, umagang-umaga, so minsan sinasabi, umagang-umaga pa lamang siya ay nagpunta na sa isang ilang para manalangin. Habang siya ay gumagawa ng kanyang gawain, nagdarasal. Pagkatapos ng kanyang gawain, lalayo ulit siya para mapag-isa, para manalangin. Ito yung madalas na nakikita ng mga alagad kay Jesus. No, napakahalaga ng atin ng pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa Diyos. Kasi ito yung mag-dedirect sa atin sa tamang disposisyon, sa tamang pananaw sa kung paano natin gagawin dapat ang ating mga misyon. So, lagi na bahagi ng ating dinawang pagkatao, ng ating buong ng buong araw, ang pagdarasal. Hindi lang sa oras ng misa. No? Pero hindi ko alam kung lagi nyo bang naiisip ang Diyos o lagi nyo bang sinisikap na isipin ang Diyos. Pero ang isa pong maganda na mapagnilayan natin dito, lumapit ang mga alagad at nagpaturo, no? Tulungan mo naman kaming manalangin. At tinuruan naman sila ni Jesus ng simpleng pamamaraan na ngayon ay talagang ginagamit natin itong dasal ng Ama namin. So bakit nagpaturo itong mga alagad na ito kay Jesus? Eh kasi nakikita nila kung ano ang ginagawa ni Jesus at kung paano siya nagiging matatag. At kung paano siyang nagiging, sa kabila ng mga rejections, sa kabila ng mga pariseyo, eskriba na umuusig sa kanya, patuloy pa rin niya at naginagawa at hindi siya nadi-discourage. Kaya sabi, turuan mo naman kaming manalangin. Kailan ba kayo huling nakita ng kung sino man, pwedeng pamilya, kaibigan, na nagdarasal? Siyempre, no, sabi naman, kung kayo magdarasal, no, doon kayo sa silid, pero sa tamang konteksto, kayo po, no? Kasi ang sa karanasan ko po, no,
Bagamat tahimik po yung papa ko noon, pero nakikita ko siya na nagsisimba. At pagkaminsan, nasasama niya ako sa pagsisimba, maliit pa lang, nakikita ko lang, no? At yun ay nagkaroon din ng malaking impact sa akin. Hindi ko pa naiintindihan, no, maliit ako, pero nagkakaroon ng impact. Ito pala yun, ganito pala yung pagsisimba, ganito pala yung pagdarasal, ganito pala yung misa. Na magandang tanungin at pagnilaya ng ating mga sarili, tayo ba nakapagturo na ng dasal? Nalupas sa panahon ngayon, very challenging. Kasi pagmulat pa lang ng mata ng mga bata, gadget na. Kahit ang mga magulang, pagmulat pa lang ng mata, gadget na. E ngayon, buwan ng Santo Rosario, nakikita ba yung mga magulang na nagdarasal ng Santo Rosario para hindi sila mahirapan na mag-inganyo? O anak, magdasal na tayo ng Rosario. Ano ba ang natutunan nila sa atin? Kasi isang magandang asal, no? Isang magandang asal yung makita at matuto sila sa inyo, sa atin, mga matatanda na nagdarasal. Kasi unti-unti, papasok, ano pong ginagawa ninyo? Nagdarasal. Ano yung nagpagdarasal? Nakikipag-usap sa Diyos. Hindi lang basta hihingi, no? Hindi lang basta nakikipag-usap para may hingin, kundi para humingi ng lakas at, no, magpasalamat. Lalo tigit, no, sa mga panahon na nahihirapan tayo, sa panahon ng kalamidad, ano ang dapat na nakikita sa atin? Yung nagdarasal tayo. Yung hindi nag-aaway, hindi nagwawala, hindi na, no, nagagalit, kundi yung kalmado na nagdarasal. At doon talaga makikita natin yung impact o yung kalakasang dulot ng mga taong nagdarasal. Kaya nawa, alam ko marami tayong ginagawa, busy, pero hindi natin pwedeng i-compromise. Habang mas lalo tayong abala, mas lalo tayong magdasal para nasa tamang direksyon ang ating pumbuhay. Amen? Manalangin tayo sa Amang nasa langit na mayroong ganap na pananalig sa Kanya. Ang ating pong itutugon, Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang simbahan sa buong daigdig naway magpahayag ng malalim na pananalig sa pagdating ng kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, naway patuloy tayong nagdarasal at hindi magpadaig sa anumang tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Tayo naway magkaroon ng sapat na makakain sa araw-araw na pangangailangan at magkaroon ng dakilang puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga may sakit at ang mga nakakaranas ng paghihirap sa buhay, naway matulungan ng kanilang kapwa sa pagpapasan ng kanilang krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga yumao, naway makita ang Panginoon ng harapan sa kanyang walang hanggang tahanan sa paraiso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay namin,
Nalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kataasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kataasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paggalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.